It's your Tata Mary and welcome back to my channel. I'm back again guys with another unboxing video and alam niyo na to dahil nagpa-teaser na tayo sa IG. It's the Samsung Galaxy S20 Ultra 5G. At hindi lang ito yung i-unbox natin ngayon sa video, kung hindi, yung kasama sa kanya na Samsung Galaxy Buds Plus. So kapag nag-pre-order kayo sa Samsung, I think tapos na yung pre-order nila dahil March 6 na ngayon. Ngayon yung araw na kung saan pwede na nila makuha yung mga flip nila, yung S20 Plus, yung S20 Ultra. So kapag bumili kayo ng kahit na anong S20, S20 Plus, or the Ultra, hindi ka na makakakuha ng Samsung Galaxy Buds Plus na freebie kasi sa pre-order lang talaga siya kasama. Well, pwede mo namang bilhin ang Buds Plus separately for I think around 6,990 pesos. Set aside muna natin ang Galaxy Buds Plus, unahin natin yung S20 Ultra 5G. Okay, kung maaalala nyo, gumawa ako ng first impressions or hands-on video sa S20 Ultra 5G I think 2 weeks or 3 weeks ago. And marami na rin namang unboxing na S20 Ultra 5G na mga international YouTubers, pero feeling ko kailangan nyo pa rin to dahil alam ko mas prefer nyo, I mean yung iba dito mas prefer yung Tagalog. Kinuha nating kulay is yung Cosmic Black and may isa pa siyang color, the Cosmic Gray. And yung variant na meron ako is the 12GB of RAM with 128GB of internal storage. So since excited na ako at excited na rin kayo, mag-proceed tayo sa unboxing. So we have here the Samsung Galaxy S20 Ultra 5G na box guys. And very simple lang talaga ang itsura niya kapag flagship ng Samsung. Sinisimplehan lang talaga, unlike yung mga Samsung A series nila na very colorful yung boxes. Meron tayong Samsung Galaxy S20 Ultra 5G na text dito sa ilalim. And may pangalan din dito na Samsung Galaxy S20 Ultra 5G kung nakikita nyo dito sa camera, pero feeling ko hindi. Time to finally unbox the S20 Ultra 5G. Bukas ng box guys, phone talaga agad yung unang bubungad sa inyo. At as you can see, wala siyang kahit na anong plastic na protection. Pero may nakadikit naman na screen protector sa kanya. So I suggest, huwag nyo munang alisin yung screen protector. Tsaka na lang pag may available na tempered glass for this device. Also note, hindi ko alam kung magkakaroon ng tempered glass dahil ito ay curved display. Pero hindi naman siya ganun ka-curved, unlike last year. We have a plastic protection sa likod. Time to remove it. Meron tayong smaller box dito sa pinakatakip. So, alisin muna natin siya. Yung ating SIM ejector tool or yung panindot. At may libreng jelly case yung Samsung Galaxy S20 Ultra. Kung mapapansin nyo sa case, napakalaki ng butas dahil ang laki talaga ng camera ng S20 Ultra. Meron tayong warranty card and quick start guide. Kung mapapansin nyo, may cardboard dito that separates the smartphone and yung mga kasamang cases sa kanya. Kung meron tayong power brick na USB Type-C, meron din tayong USB Type-C to USB Type-C charging cable. At syempre, meron din tayong AKG earphones na USB Type-C din. So dito pa lang, alam na natin agad na wala siyang headphone jack. May kasama siyang ganitong box sa loob pero wala siyang laman. Kung maalala nyo ang mga Note 10 series na phone or yung Note 10 Lite, may ganito siyang box dahil nandun yung kasamang accessories ng S Pen. At syempre, i-unbox na rin natin quickly yung Samsung Galaxy Buds Plus. And again, ang pinili kong kulay is black. I think available din siya in blue and white. Ang sabi dito sa box, meron siyang 11 hours playtime, 2-way speaker for rich sound, triple mics for clear voice call. Ito ata yung bago sa kanya dahil naging triple mics na siya. And Qi compatible wireless charging. Meron tayong manifest na box dito at dito nakalagay yung ating mga quick start guide and the warranty card. This is how it looks like guys kapag open nyo ng box. May smaller box pa dito at syempre yung mismong Galaxy Buds Plus natin. Tignan muna natin kung anong laman nito. So ayan guys, tignan nyo yung loob. Sobrang organized at natatakot ako dahil baka magulo ko siya. So dahan-dahanin natin. Syempre, may kasama siyang USB Type-C na charging cable. So ayan, sa loob meron tayong dalawang pairs ng extra inner and outer ear tip. And the Samsung Galaxy Buds Plus itself, kung mapapansin nyo guys, sobrang shiny ng charging case niya. And hindi ako fan ng shiny dahil alam ko yung ganito ay smudge magnet at mas prefer ko yung matte, pero it's okay. So pagbubuksan siya, yan guys, ganito yung itsura niya sa loob. So this is a Samsung Galaxy S20 Ultra 5G. Lahat ng S20 series sa ibang country ay 5G, pero dito sa atin sa Philippines, yung S20 and S20 Plus ay 4G, at ito namang Ultra is 5G. Ang sabi ng iba, ang reason for making it 5G and 4G is for
future-proofing their smartphones, which is, I agree naman. Actually guys, ang specs na meron si Ultra ngayon, as in solid max out, sadly lang dito sa atin sa Philippines, hindi nga siya Snapdragon, at isa pa, wala rin tayong 16GB RAM variant. Pero ayos lang ako, kahit ng tech reviewer ako, hindi ko nakakita yung sarili ko na gumagamit ng smartphone na 16GB RAM. As of the moment ha, hindi natin alam in the future, okay na ako sa 12GB RAM. The Samsung Galaxy S20 Ultra 5G guys, ang meron tayo is the Samsung Exynos 990 and pag sa US kayo bumili, Snapdragon 865. Well, based sa experience ko and sa family members ko, nasabi nila pag Exynos daw, mas mabilis or mas madalas mag-overheat or uminit kaysa sa Snapdragon. And sabi rin naman ito ng iba kong viewers. But imagine niyo yun guys, this has the latest chipset paired with 12GB of RAM tapos 120Hz screen refresh rate pa. Before ko kayo guys bigyan ng overall tour sa Samsung Galaxy S20 Ultra 5G, gusto ko lang magpasalamat guys kay Ringke Philippines dahil pinadala nila sa akin halos lahat ng klase ng cases na meron sila for the S20 Ultra. 11. So we have a total of 11 cases from Ringke Philippines again. Thank you so much! Alam nyo, hindi porket sponsored nila itong video na to or pinadalhan nila ako ng cases, isu-sugarcoat ko yung sasabihin ko. Pero alam nyo, sa totoo lang, kaya gustong-gusto kong nakikipag-partner kay Ringke Philippines dahil makamasa yung presyo ng mga cases nila. Hindi siya ganun ka-pricey at sumasabay siya sa sale ng Lazada. So, mura na yung cases nila at pag nag-sale pa sila during yung mga 12, 12, 11, 11 or even 3, 3, 4, 4, sobrang nagmumura pa. Personally, kung ako tatanungin nyo, dahil black na nga yung phone, mas gusto ko gumamit ng mas light na kulay ng case. So, ang favorite ko guys is yung Ringke Air S and ang kulay niya is medyo light pink, baby pink. And gustong-gusto ko to dahil wala nga tayong masyadong choices na kulay sa phone, bawi na lang tayo sa case. So, this is how it looks like guys pag nakalagay na siya sa phone. Ang sarap niyang hawakan. It adds more grip. May iba pa silang color. Meron din silang purple. And ito, medyo may pagka-orange. Ito naman, kapag gusto mo ng total protection and mas maganda talaga yung grip, kunin mo yung Ringke Fusion X. Meron siyang tailored cutout sa gilid. And since meron nga siyang military-grade protection, mas magiging enhanced yung grip nyo. Ito naman yung Ringke Air. So kung mas prefer nyo yung transparent na case at medyo naninilaw na yung case na kasama sa box, I prefer this. Alam nyo guys, sa iPhone, meron akong Ringke Air at I swear, hindi siya naninilaw. Naninilaw man, pero mas matagal unlike sa mga cases na binibilhan ko sa iba. So again, thank you so much to Ringke Philippines. Ilalagay ko yung mga link nila sa baba. So balik tayo sa S20 Ultra 5G. Ayan guys, for a closer look, ito ang itsura ng ating camera. And medyo, alam niyo yun, makapa talaga yung camera bump niya at alam ko naman yung iba dito tanggap na. Pero I think ang reason nga niya, unang-una ang main camera natin is 108 megapixels. Sinundan pa ng 100 times digital zoom, talagang magiging ganito yung camera bump natin. So sa right part ng phone, meron tayong volume rockers at yung power button. Sa ibabaw naman, nandito yung ating SIM card tray at yung isa pang microphone. And then sa lower part, nandito yung ating microphone, USB Type-C port, and the speaker grill. Actually guys, first time kong isa-set up ngayon yung phone. Ayan, nakalagay lang na Samsung Galaxy S20 Ultra 5G and if a fast forward ko na at hindi ko na masyadong ipapakita sa inyo yung pagsasetup ko dahil baka matagalan tayo. So ayan guys, tapos na natin isetup itong device na to at nailagay ko na rin, na-register ko na yung fingerprint ko. Just in case lang na yung mga curious dyan malaman kung gano'n siya kabilis, itatry natin dito. And out of the box guys, or by default, 60Hz refresh rate lang, but we can go naman sa settings at baguhin siya at gawing 120Hz. In fairness guys, sobrang smooth ng 120Hz. Well, I have already tried the 120Hz the last time, pero hindi pa rin ako makapaniwala na ganito siya ka-smooth and sobrang bilis. And for the screen resolution naman guys, by default or out of the box, naka Full HD Plus pa lang siya. Pwede naman natin siyang iset guys to Quad HD Plus, but disclaimer lang, kapag nag Quad HD Plus tayo, hindi natin siya pwedeng gamitin ng sabay kay 120Hz screen refresh rate. So mamimili lang talaga kayo between higher refresh rate or higher screen resolution. Well, if personally ako ang tatanungin nyo, mas gusto ko yung higher screen refresh rate. So, yun yung gamitin natin. And trivia lang guys,
Itong smartphone na to is 222 grams. Imagine niyo yung bigat nito at pag bumagsak siya sa phone niyo at nagse-cellphone kayo habang nakahiga. Good luck! And front and back, guys, Corning Gorilla Glass 6 na yung meron ito. And for the sides or for the frame naman, aluminum yung ginamit. And also, IP68 water and dust resistant pa rin siya. And nakalimutan ko rin sabihin na minanotice ako, sobrang bezel-less ng smartphone na to. As in, ramdam na ramdam ko yung pagka-full screen niya. And yung kanyang punch hole sa ibabaw sa gitna, it's not that intrusive dahil napakaliit lang din niya. Again, ang main camera nitong S20 Ultra 5G is 108 megapixels with f1.8 aperture. Pero by default, this device is shooting 12 megapixels. Pero ang kinagusto ko, guys, yung main camera niya. Since mas malaki nga yung sensor nito, mas nagka-capture siya ng more light than the S10 Plus. So, di ba nga, by default, you're shooting 12 megapixels? But at least, you're shooting 9 pixels combined into one. Yung ultra-wide camera naman itong S20 Ultra 5G is 12 megapixels f2.2 aperture. We all know na ang favorite ko talaga na ultra-wide out of all the flagship devices last year is yung sa iPhone 11 Pro Max. Sinundan ng Samsung Galaxy Note 10 Plus. And I think may bago na akong favorite ngayon dahil sobrang ganda ng ultra-wide nitong smartphone na to. Next naman, guys, yung kanyang third camera is time of flight. Nakakatulong to sa depth information ng mga photos nyo, especially in portrait shots. And lastly, yung ating telephoto zoom camera. Grabe to. It has 48 megapixels f3.5 aperture. So, meron tayong 5x optical zoom, 100x digital zoom. Ang tawag ni Samsung dito, guys, is the space zoom. Dahil nga, alam nyo yun, baka makapunta ka sa space habang ginagamit mo yung 100 times. But kidding aside, yung mga smartphones na ginagamit ko, yung iba flagship, yung iba mid-range, yung pang araw-araw talaga, bihirang-bihira akong gumagamit ng zoom niya or yung mga zooming capabilities niya like yung sa Huawei Mate 30 Pro ko. To the point na minsan, pag may gusto akong picture na medyo malayo, ako yung nag-a-adjust at ako yung lumalapit at hindi naman talaga ako nag-zoom. Alam ko yung iba sa inyo ganito, yung iba naman kinagamit yung zoom, iba-iba naman tayo. Next, guys, meron tong 5,000 mAh battery capacity with 45W fast charging. Meron siyang wireless charging and wireless power sharing. For the price of the Samsung Galaxy S20 Ultra 5G with 12GB of RAM and 128GB of internal storage is 69,990 pesos. I think kung meron ka nitong smartphone na to, kahit after 3 years, after 2 years, hindi mo kailangan mag-upgrade dahil hello, sobrang max out nga nung specs niya. Anyway, sana nagustuhan niyo yung ating unboxing and quick review of the Samsung Galaxy S20 Ultra 5G. Again, it's your Tag Girl Mary and see you on my next video. Bye, guys!